Kalunos-lunos ang sinapit ng isang Pinay na OFW sa Malaysia matapos ang pinagdaan ng matinding pagmamaltrato sa kamay ng kanyang amo. Bukod kasi sa pambubugbog, pinaso at binuhusan pa siya ng kumukulong mantika. Balita natin ni Jay Sabale, exclusive. Lapnos na lapnos ang balat at halos butot balat na ang domestic helper na si Jorami Garcia Torres matapos umanong abusuhin ang amo niya sa Malaysia. Ang mukha niya sadyang di kinunan. Yung kanang mata niya medyo nanlalabo na yung mata. Yung kaliwang mata niya ang medyo malinaw pa. Pero ang kaliwang parte ng bibig niya dikit dahil sa paso ng kawali. Tapos nagtutubig ang pisngi niya hanggang noon niya. Yung kaliwang pisngi niya tuyo na dahil sa basang init ng mantika. Ayon sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas, bukod sa pambubugbog ay binuhusan pa raw ito ng kumukulong mantika at pinaso ng mainit na kaldero ng kanyang huling amo. Desyembre ng nakaraang taon, lumipad si Jorami pa Malaysia matapos mag-apply sa isang agency sa Quezon City. Sa Ipoh, Perak daw ang unang amo nito, pero wala pang isang buwan ay tumakas na raw siya at nagpunta sa sister agency doon dahil sa bantang hahalayin siya ng kanyang amo. Enero 23 ay pinasok daw siya sa bagong amo na isa raw finance manager sa isang oil refinery. Simula raw noon ay di na nila na-contact si Jorami maliban noong Pebrero 1 na pista ng sila. Sa boses daw nito, tila naiiyak at kaduda-duda. Mag-iingat daw kami dito, mahal na mahal niya kami. Parang malungkot nga yung boses sir, tinatanong ko eh. Parang malungkot yung boses niya. Ito na raw ang pangalawa sa huling beses na nakausap siya ng pamilya. Hunyo daw ay nalaman na ng pamilya na nawawala na raw si Jorami sa pamamagitan ng isang chat message. Pero ang agency, wala raw sinasabi sa kanila. Sinimulan daw nilang hanapin sa kaanak pero bigo sila hanggang sa makatanggap sila ng tawag mula sa mag-asawang OFW noong Setyembre 1. 3 a.m. po, nakita siya sa may abandonadong lote na base sa nagkwento sa amin ay dating Poso Negro. Isinako nila kapatid ko para mailabas do sa koral na naliligo sa sariling dugo ang taong grasa. Humingi ng tulong ang babae sa mag-asawang Pilipino dahil inakala siyang undocumented OFW, kinailangan siyang itago sa sako para ang palihim na dalhin sa simbahan. Muli niyang nakausap ang pamilya. Ito po si Ami, ito po. Kausapin niyo po, anak niyo po. Kasi sabi ko, anak, bakit niya, anong nangyari siya dyan? Sabi niya, tay, umiyak eh. Sabi, tay, nahirapan ako dito, tay, na nila ako. Huwag mong galala, tay, lalaban ko to. Sa isip ko lang, yung salita, ilalaban ko. Talagang pinahirapan ang anak ko. Inihatid ng mag-asawang Pilipino si Jorami sa shelter ng Philippine Embassy ng Malaysia. Ayon sa pamilya, lumapit na sila sa DFA para magtanong kung kamusta na si Jorami. Pero ang sabi lang daw sa kanila ay ongoing ang kaso at aasikasuhin ito. Nadampot man ang mag-asawang amo ni Jorami ay nakapagpiyansa na ang mga ito. Inirereklamo rin ng pamilya ang agency dahil sabi nito na baka raw plano raw talagang tumakas ni Jorami sa kanyang amo. Sinabi din daw ng agency na nakabalik na raw ito sa Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng agency, kaya di muna namin ito pinangalanan. Sobrang sama ng loob ng pamilya, lalo't nag-abroad ito para lamang makatulong sa pamilya. Siyempre, napakasakit. Teacher ang anak ko dito, tapos makikita ko ganyan na lang ginawa nila. Nagbabaka sakali lang naman siya makatulong sa amin. Yan, pangarap naman yan eh. Una niyang bibilin daw, tricycle ang tatay niya. Humingi ng tulong ang pamilya kay Pangulong Duterte na makamit ang hustisya at maiuwi ng maayos si Jorami. Hindi lamang daw si Jorami ang dumaranas ng ganitong klaseng abuso mula sa mga among banyaga. Mahal na Presidente, tulungan niyo naman ang anak ko sa hustisya ang inihingi niya. Sana po matulungan niyo po siya. Ang susunod na pagdinig sa kaso ni Jorami ay sa susunod na buwan. Jay Sabale, GMA News.